Mula nang tayo'y dinanakita. Magandang araw po sa inyong lahat, mga giliw naming tagapakinig. Narito po ang karugtong ng kasaysayan na itinampok namin sa linggong ito, dito sa ating dulang. Luha! Opo, Mama! Pauwi na po ako. Ay, naku, Iha. Baka kung saan ka na naman tutuloy niyan. Tulad nung isang gabi, sabi mo, pupunta ka sa dispedida ng isang mong kaibigan. Hindi ko akalain, dumiretso ka na pala sa isang parte. Mama, talagang uuwi na ho ako. Kasi, inaantok na ako eh. Oh, paan, Mama? Bye, Mama. Sige, anak. Mag-ingat ka. Oho. Love you, Ma. Ay, hindi ang I love you mo ang kailangan ko, kundi ikaw. Kaya mag-ingat ka, ha? Bye! Ang Mama talaga, super OA, hindi na sanay sa... Oh, may nag-o-overtake na. Ah, oh, yung nag-overtake na sasakyan. Biglang iniharang ang sasakyan sa daraanan ko. Ah, anong gagawin ko? Ano? Party! Woo! Dancing Queen! Ano? Sa lakas ng tugtong, inaantok ka na. Napaka-killjoy mo talaga kahit kailan. Huli ka na! Uwin tayo! Inaantok na ako eh. Ano? Sa lakas ng tugtong, inaantok ka na. Sige ba, saya pa tayo! Huli ka na, ang oras na ba? Tingnan mo nga itong ano mo. Tagpas alas 12 na, isa pa, may trabaho pa po. Eh ano kung may trabaho ka pa, ito naman, parang hindi lalaki. Umindak ka para mawala yung antok mo. Sige na, yug-yug mo yung katawan mo, para mawala yung antok mo. Sige na! Alas 4 pa kasing gigising ko bukas eh, malilit ako niyan. Paminsan-minsan na naman ito. Anong paminsan-minsan? Doon na eh, isang gabi, may nag-disco na tayo ah. Bakit? Hindi ka ba masaya na kasama ako sa ganitong lugar? Umuwi na tayo. Kung hindi, iwanan na kita dito. Ano? Dalawang mama ang lumabas ng sasakyan at patungo sila dito sa kinaroroonan ko. Pre! Gomi! Hindi yan ito, kaya kung dapat ang mauuna. Eh, kung bahala ko eh. Yeah, hindi, ako pare. Pero ako naman may hawag ng baril eh. Hoy! Okay, bumawa ka ng kotse mo! Bawa! Muli kong may i-apply ang kaalaman ko sa taekwondo. Kaya lang, dapat ay nasa timing. Hindi ka bababa, ha? Hindi ka bababa! Tare! Gusto yata nga paagad ang kamatayan niya! Medyo malayo sa akin ang lalaking may hawak ng baril. Kung malapit lang sana, pwede kong gamitin ang pintuan ng sasakyan para maitulak ko siya. Baba na! Baba! Hindi ka bababa, ha? Hindi ka bababa! Ha? Hindi ka bababa! Presence of mind, Audrey. Dalawa! Okay! Bababa na! Isang, galad ka rin mo siyang ipasok sa kotse! Palang totohanin mong iiwanan ako dito, ha? Kaya mo pala akong iwanang mag-isa dito.
Di ka naman marunong kasi umintindi. Alam mo may trabaho pa akong bukas. Ganon? Mas mahal mo pala ang trabaho mo kaysa sa akin? Eh, kumawawalan ako ng trabaho. Paano pag-aaral ko? Paano kapag kung umaasa sa akin? Ang hirap kasi sa'yo, wala nang mahalaga kundi ang besteng trabaho mo at kapatid mo. Paano naman ako? Nobya mo ako, pero binabaliwala mo ako. Pag-ulawa mo naman ang hiningi ko sa'yo eh. Alam mo, ang trabaho ko lang ang inaasahan ko para makapag-aral ako sa gabi. At may kapatid pa kung umaasa sa akin, intindi mo naman yun. Dangan din lang na kaya mo akong iwanang mag-isa dito sa loob ng disco house. Pes, mabuti pang mag-break na tayo. Ano ka ba? Break ka agad? Simpleng-simpleng bagay, pinalalaki mo? Simpleng bagay lamang ba yung pag-iwan mo sa akin sa loob ng disco house? Pwede mo lang iwanan kitang mag-isa dun. Umalis ka na, hindi ba? Kung hindi pa ako humabol sa'yo, di nandun pa ako sa loob ng disco house. Itinakot lang naman kita eh, para alis ka na rin. Basta, break na tayo. Ano ba? Para ka namang bata eh. Pinakaayoko sa lalaki yung tinatakot ako. Kaya kung kaya mo akong iwanan sa loob ng disco house, mas kaya kitang iwanan. Kaya break na tayo. Claudia. Bakit kaya ganito na lamang ang nararamdaman kong kaba? Para akong ninenerbiyos. Si Audrey, nasa na kaya siya? Sabi niya na nasa daan siya. Pero bakit hanggang ngayon, wala pa rin siya? Saan kaya nagpunta ang batang yun? Marayo naman yata ang lugar na pinuntahan para abutin siya ng ilang oras sa daan. Talagang ninenervyos ako. Sa bagay, madalas naman siyang gabihin sa pag-uwi. Siguro nga hindi pa rin ako nasasanay hanggang ngayon. Madalas nga naman siyang umuwi ng gabing-gabi. Teka nga't pipilitin kong matulog. Tutal ang sabi sa akin kanina, nasa daan na siya. Uuwi na siguro yun mamaya. Dali mo maglakad. Arit ko, bitawan mo ko. Ano, sasaktan ako. Mahimig ka. Hindi, ilalagay ko sa buhanga mo itong hawak kong baril. Medyo malayo na kami sa may highway. At nasa kasukalan na kami. Kailangan makaisip ako ng paraan para hindi ako tuluyang makalayo sa highway. Ano bang katawang pare, oh? Kahit nakapantalon, kitang-kitang galindog. Uunahin ko ang may hawak sa akin. Hatakin ko siya, paharap sa may hawak ng baril. Para siyang mabaril ng may hawak ng baril ng ganito. Abay, lalabang ka! At ngayon, ang baril, kailangan mabitiwan niya. Sisipain ko ng ganito. Nabitiwan niya ang baril. Pero hindi pa ang isang sipa. Ayun, tumba siya. Kailangan makalayo ako dito kaagad. Tatakbo na ako. Si Claudia, iniiwan na nga ako rito pagkatapos na makipag-break sa akin. Bahala siya. Kung break, di break.
Marami yata ang babae din. Mas malaga yung trabaho kaysa sa babae. Magka-uwi naman maaga para maaga rin akong gigising bukas para magtrabaho. Salamat. Kahit paano, ay nakarating na ako dito sa bayan. Pero, wala pa rin akong mahinga ng tulong. Walang katao-tao. Hindi bali. Ang importante, nakalay na ako sa lalaking nagtangka ng masama sa akin. Huli ka! Kala mo siguro, nakakarakas ka sa akin, ha? Itong sa'yo. Dahil marunong kang malaban, ito pa ang isa. Pinahirapan mo ako masyado. Pati baril ko na wala dahil sa'yo. Kaya, pahihirapan din kita. Nagkamali ka ng bilangga. Heto pa! Tumba siya. Tatakbo ulit ako hanggang sa makalayo ako dito. Kanina pa ako dito. Hindi pa rin ako nakaalis. Paano naman kasi? Wala lang masasakyan na dwaran dito. Uling 13 ko na siguro yung napara ni Claudia kanina. Ako ngayon ang walang masasakyan. Mabuti pa. Maglakad-lakad ako. Baka sakaling may maling uling 13 ka. Aarikin ko na lang para siguradong may masasakyan ako. Kaya sigilin mo sa akin ang mahal. Ano kaya kung lalakarin ko na lang, tutal. Hindi naman kalayon dito yung bahay. Tama. Maglalakad na lamang ako pa uwi. Ah, teka. Parang may tumatakbo ah. Bitawan mo ako! Bitawan mo ako! Bitawan mo ako! Teka. Para may babaeng binubuo sa loob na rin. Nagkakamali ka. Dahil black belter din ako. Hindi ako babaeng, hindi ako makakagandi sa'yo. Ito pa! Help! Tulungan niyo ko! Tulungan niyo ko! Yung babae, humihingi ng tulong. Nasa likuran ng gusaling ita. Tutulungan ko siya. Tatakbo ko para matagpuan ko kagad ng babaeng yan. Kawawa naman siya. Pero saan ako dadaan? Salamat. Kahit paano eh, nakalayo na ako. Hinto lamang ako saglit. Magpapahinga lamang ako ng konti. Saka ako tatakbo ulit sa gilid ng kalsada. Kailangang makasakay ako kaagad ng kahit anong klaseng sasakyan. Basta ang malaga, makalayo ako sa lalaking yun. May nakikita kong papalapit. Nasundan na naman ako ng lalaking yun. Tatakbo ako ulit. Teka,
babaeng hinahabol ko. Pasagasaan na tinakbuhan ng nakasagasa sa kanya. Ako, patay na yata ito ah. Tika't pupulsong ko. Naku, buhay pa. Kailangan maisugod ko sa ospital. Pero paano? Bihira na yung sasakyan na dumadaan dito. Dahil gabing-gabi na. Bumalik na kanya malay. Hindi siguro ito napulungin kaya bumalik na kanya malay nga kagad. Miss? Nasaan ako? Mabuti naman at nagising ka na. Okay ka lang ba, Miss? Wala bang masakit sa'yo? Rika, hindi ka ba nabundol ang sasakyan na yun? Nasaan ako? Hindi ka ba taga rito? Narito ko sa bayan ng San Miguel. Teka, ihahad na kita. Saan ka ba nakatira? May tricycle palang paparating. Teka, tatabagin ko. Para! Salamat naman ito. Masasakyan na tayo. Mabuti pa siguro. Dalawa na tayong sasakay sa tricycle na ito. Huwag kang mag-alala, Miss. Ikaw ang una kong pabababayin para masiguro ko naligtas ka na. Sige na, sumukay ka na. Saan ba ako uuwi? Bakit? Wala ka bang bahay na uuwian? Tigasan ka ba? Bakit mo tinatanong kung saan ka uuwi? Magtatanong ba ako kung alam ko? Alam? Talagang nagpaiwan na ang mukog na yun. Hindi na niya ako sinundan. Bakit? Siya lamang ba ang lalaki dito sa mundo? Sa ganda ko namang ito. Madali ko siyang mapapalitan. Baka mayaman pang ipapalit ko sa kanya. Bahala siya sa buhay niya. Teka nga, tatawagan ko ang isa kong nobyo. Ito ang maganda. Kung dala-dalawa ang nobyo ng isang babae, pag nawala ang isa, hindi mawawala ng nobyo. Dahil may reserba. Ewan ko lang kung anong gagawin ng kumag na Albert na yon. Sa oras na makita niyang mayroon siyang kapalit kaagad. Tinatayo mo dyan. Sumakay ka na. Ha? Hindi ko kasi alam kung saan ako uuwi eh. Bakit? Wala ka bang bahay na uuwian? Taga saan ka ba? Bakit mo tinatanong kung saan ka uuwi? Magtatanong ba ako kung alam ko? Bakit? Wala ka bang bahay na uuwian? Taga saan ka ba? Ako, budol-budol yata ang babaeng ito. Gusto pa yata akong isahan. Sige na, sumakay ka na. Baka makita ka na namang lalaking humahabol sa'yo. Lalaking humahabol sa'kin? Bakit? May humahabol bang lalaki sa'kin? Hindi mo rin alam na may lalaking humahabol sa'yo. Teka, nalog na yata yung ulo nito. Tawag kakabagsak ng ulo niya kanina. O kaya ay nasak pa rin dahil sa halos pagkasunod na, hindi magandang nangyari sa kanya. Hindi. Pre, sasakay na kami, ha? Sige na, miss. Sumakay ka na. Baka hindi kayo yung babaeng hinahabol ng isang lalaki kanina. Sige na, sumakay ka na para maiwan na kita sa inyo.
Ano ang nangyari kay Audrey? Mga giliw naming tagapakinig, sundan bukas ang karugtong ng kasaysayan na itinampok namin sa linggong ito, dito sa ating dulang. Luha! Mga nagbibigay buhay sa ating dula ay sina Mayra Abrihal Narnola, Susan Maligdang, Robert De Guzman, Yun Cabato, Emma Dalope, Andrea Solar, Ami Diaz, Jonathan Bravo, at si Oscar Ora. Technical supervision at musika, Oscar Ora. Nilapatan ng tunog ni Robert De Guzman, Willie Francisco. Sa panulat at direksyon, Eva Alcoriza. Inihahandog sa inyo ng F3 Recording Studio para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radio, Philippines.